kapatid. Ang pagbasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 19 sa talatang 16 hanggang sa talatang 30. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti, iisa ang mabuti? Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos." Sinabi sa kanya, alin ang mga iyon? At sinabi ni Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang manganunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, "Sinunod ko ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig mong ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan. Sanagin pagkatapos ay pumarito pa at sumunod sa akin. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niya ari-arian. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap pa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit." Muling sinabi sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ito ng mga laga, siya'y lubhang nagtaka at nagsabi, "Kung gayon, sino kaya ang maliligtas?" Ngunit tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamtam namin?" Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag umubo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayo'y sumusunod sa akin ay uubo rin sa 12 trono at huhukom sa 12 lipi ng Israel. At ang sinuman ang iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama, ina, mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap na makasandang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una ang mahuhuli at ang mga huli ay mauna." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen.
Maraming pong salamat. Ngayon po ang patuloy naman na sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Ngayon pong pagpuri at pagpapasalamat sa pangalan ng mga Jesus na tayo magsabi na. Amen. Amen. Isa pa isa mas malakas sa palapak para sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Diyos? Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Isa pa isa mas malakas sa palapak para sa ating Panginoon. Puso po yung sumisila sa ating Diyos. Tayo magpasaya sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Oh glory to you, God. Thank you.
Ang lahat ng bagay ay alam mo sa bawat isa.
Isang kayo ni Tamalito, ikaw kuwi.